Okay guys, maligayang pagbabalik sa aking channel. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang tungkol sa divisibility rules. Pero bago yon ay nais ko munang batiin sina Miss Jamila Balonggaya, si Miss Lorna Bautista, si LJ Madlangbayan, si Miss Jada Aseyo, at si Aaron Jacob Rea. At sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga magsusubscribe pa lamang. Ayan, sabi ko nga kanina, pag-uusapan natin ngayon ay ang divisibility rules. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng divisibility rules? What exactly does it mean? Divisible by means that if you divide one number by another, the result is a whole number without a remainder. So walang natira kapag nag-divide tayo. Example, 12. When you divide 12 by 6, that is equal to 2. Because there is no remainder, so 12 is divisible by 6. Another example. So when you try to divide 15 by 5, that is equal to 3. Then, because there is no remainder, so 15 is divisible by 3. Another way of saying this is that every whole number is divisible by its factors. Ano ba yung tinatawag nating factors? Factors are the numbers that we multiply to get a particular number. For example, the factors of 12 are 1, 2, 3, 4, 6, and 12. When you multiply 1 times 12, the answer is 12. When you multiply 2 times 6, the answer is 12. When you multiply 3 times 4, the answer is also 12. That's why 1, 2, 3, 4, 6, and 12 are the factors of 12. These are the numbers that when you multiply, the product is 12. Okay? So, lagi din nating tatandaan that every number is divisible by itself and by 1. But most numbers are also divisible by other factors. Okay. So, ngayon guys, ay hinati ko itong divisibility rules according sa kanilang mga common characteristics. Hindi tayo magsisimula dun sa divisibility rules by 2, by 3, by 4, by 5, by 6. Ang gagawin, ang ginawa ko dito ay dinivide ko siya according to their common characteristics. So, dito, uunahin natin ang divisibility by 2, 5, and 10. So, bakit ko kaya siya pinagsama-sama? Or bakit kaya sila yung inuna ko? So, divisibility rules by 2 states that a number can be divided by 2 if the last digit is even. Even numbers are those 0, 2, 4, 6, and 8. Kaya lang, marami ang nalilito. May mga estudyante na nalilito, alin ba yung even at alin ba yung odd. Ngayon guys, bibigyan ko kayo ng technique para hindi nyo makalimutan yung even at saka si odd. Okay? Parang yung crush ninyo na hindi nyo makalimutan. Okay? So si even at saka si odd. Okay, this is the technique of Sir Wilbert. How many letters do we have in the word even? Ilan? So we have E, B, E, L. Meron tayong apat na letters. Ngayon, ilan naman ang letters dun sa word na add? We have O, B, D. Ilan ang letters? We have 3. Now, sino yung mga katropa or sino yung mga kaibigan ni 4? Ang mga kasamahan niya ay sina 0, sina 2, 4, 6, and 8. So these are the even numbers. Sino naman tinatawag nating odd numbers? Sino ba yung mga tropa ni 3? Si 1, si 3, si 5, si 7, at si 9. Okay? So I hope tatandaan ninyo yung ating technique na yan para hindi tayo malito kapag sinabi ng teacher ninyo yung odd and even numbers. Okay, now let us continue. Sabi dito, a number daw is divisible by 2 if it ends with even number.
Kahit malaking number pa yan, kahit yan ay 5-digit number, 6-digit number, for as long as you can identify the last digit if it is odd or even. Now, if it is even number, automatic, divisible siya by 2. Kapag naman siya ay odd number, hindi siya divisible by 2. Okay? Mamaya tayo magbibigay ng mga examples. Now, let us proceed to the divisibility rules by 5. Sabi dito, a number is divisible by 5 if the last digit is 5 or a 0. So, madaling tandaan guys, basta pag nag-end ang number, ang given number sa 0 and 5, siya ay divisible by 5. Maliwanag ba yun? Okay. Next, dito naman tayo sa divisibility rules by 10. A number can be divided by 10 if the last digit is 0. Wala nang iba pang number na hahanapin kayo para masabi nating divisible siya sa 10. Basta pag siya ay nag-end sa 0, siya ay divisible by 10. Okay, now, bakit pinagsama-sama ni Sir Wilbert yung 2, yung 5, at si 10? So, their common characteristic is that you have to identify or you have to look at the last digit na meron sila. At dun pa lamang sa last digit, malalaman mo na kung siya ay divisible sa 2, sa 5, or sa 10. Okay? Now, from here, the column for the given numbers, the column for divisible by 2, the column for the divisible by 5, and column for divisible by 10. Now, kapag kayo yung magsasagot ng ganitong klaseng table, you have to put a check or a cross mark kapag siya ay divisible or not. Mapapansin ninyo na mas madaling sagutan, ito munang divisibility rules by 10. Bakit? Kasi ang sabi ko sa inyo kanina, basta nag-end siya sa 0, siya ay divisible by 10. Now, si 45, nag-end ba siya sa 0? Hindi. Dahil hindi siya nag-end sa 0, nag-end siya sa 5, it is not divisible by 10. How about 70? Because it ends with 0, it is divisible by 10. 62 ends with 2, not divisible by 10. 115 ends with 5, it is not divisible by 10. 276, nag-end naman siya sa 6, hindi rin divisible by 10. 550, nag-end sa 0, then it is divisible by 10. 1,195, nag-end sa 5, not divisible by 5. Kung gusto ninyong i-try or i-practice, you can pause the video and then sagutan ninyo in a scratch paper. Okay, tapos i-continue na lang ng pag-play. Okay? So 444 ends with 4. That's why it is not divisible by 10. 900 ends with 0. It is divisible by 10. 645 ends with 5. The reason why it is not divisible by 10. Ngayon guys, madali bang sagutan yung divisibility rules by 10? Yung mga examples? Yes, napakadali. Kailangan nyo lang i-identify yung last digit if it is 0 or not. Kapag 0, divisible by 10. Kapag hindi 0, it is not divisible by 10. Now, balikan naman natin yung divisibility rules by 5. Ang sabi naman ni 5, dapat daw it ends with 5 or 0. Now, 45 ends with 5. Yes. 70 ends with 0. Yes, it is divisible. 62 ends with 2. Not divisible. 115 ends with 5. Divisible. 276 ends with 6. Not divisible by 5. 550 ends with 0. It is divisible by 5. 1,195 ends with 5. It is divisible by 5. 444 ends with 4, not divisible by 5. 900 ends with 0, that's why it is divisible by 5. 645 ends with 5,
Yes, it is divisible by 5. Now, ano naman ang rule natin sa 2? Ang sabi natin sa 2, if it ends with even number. Tandaan natin, ang even number, they are 0, 2, 4, 6, 8. Okay? Kapag nag-end sa 0, 2, 4, 6, 8, siya ay divisible by 2. 45, not divisible by 2 because the last digit is 5. 0, yes, it is divisible by 2. 62 ends with 2, divisible by 2. 115 ends with 5, not divisible by 2. 276 ends with 6, divisible by 2. 0 in 550, divisible by 2. In 1,195, the last digit is 5, not divisible by 2. 444 ends with 4, it is divisible by 2. In 900, it ends with 0, that's why it is divisible by 2. 645 ends with 5, it is not divisible by 2. Okay, guys, bago tayo magpatuloy, I want you to analyze. I want you to look at the table na ginawa natin. Kung mapapansin ninyo, ano yung napansin ninyo sa ating table? Kung mapapansin ninyo, once a number is divisible by 10, it is always divisible by 5. And 2. Bakit? Si 70, nag-end sa 0, divisible na rin kay 5, divisible na rin kay 2. Si 550, nag-end kay 0, divisible na rin siya sa 2 and 5. The same with 900. Siya ay divisible by 2, 5, and 10. Kasi pare-pareho ang divisibility rules by 2, 5, and 10 na lahat sila qualified kapag nag-end sa 0. Okay? Now, how about the divisibility rules by 2? Okay? Hindi lahat ng divisible by 2 ay divisible na rin kay 5 and 10. Halimbawa, hindi lahat ng divisible kay 2 ay divisible na rin kay 5 and 10. Bakit? Halimbawa, si 276, divisible siya kay 2. Pero hindi siya divisible kay 5 at kay 10. Okay? Next. Si number 444, ito, highlight ko lang. Ayan, si 444, divisible siya sa 2, pero hindi naman siya divisible kay 5 at kay 10. Kasi hindi siya nagpo-fall dun sa characteristics or sa requirement ni 5 at ni 10. Okay? Now, sabi natin kanina, lahat ng divisible kay 10 ay divisible na rin kay 5. Pero, hindi lahat ng divisible kay 5 ay divisible kay 10. Halimbawa, itong 45, divisible siya sa 5, pero hindi naman siya divisible kay 10. Itong si 115, divisible siya kay 5, pero hindi siya divisible by 10. Okay? Nakakasunod? Sige. Next. Paano naman kapag ang pinag-uusapan ay divisibility by 3 and 9? So, bakit ko naman kaya pinagsama si 3 and si 9? Ngayon, Divisibility rules by 3 states that a number is divisible by 3 if the sum of the digits is 3 or a multiple of 3. Now, ito yung ibig sabihin ng word na sum. Sum is the answer in the addition operation. Ibig sabihin, you have to add the digits of the given number, and if the sum is 3 or a multiple of 3, it is divisible by 3. Okay? Ano ibig sabihin nun? Saan po ba yung mga multiple of 3? Si 3, 6, 9, 12, 15, and so on.
Okay? Once na kapag pinagsama-sama natin, inad natin yung mga numbers at divisible siya sa 3 or a multiple of 3, rather, divisible na rin siya. Okay? Halimbawa, we are going to identify itong apat na examples natin. Okay? Si 627. Okay, let us identify kung si 627 ay divisible by 3. Ang sabi ni divisibility rules by 3, you have to add 6, 2, and 7. Add the digit. 6 plus 2 is equal to 8. Plus 7 is equal to 15. Now, 15, is it divisible by 3? Is it a multiple of 3? Yes. That's why 627 is divisible by 3. Okay? Next, we have 3,278. 3 plus 2 is 5, plus 7 is 12, plus 8 is equal to 20. Now, is 20 a multiple of 3? No, that's why 3,278 is not divisible by 3. Okay, next. 4,002. So 4 plus 0 is 4, plus 0 is 4, plus 2 is equal to 6. Now, is 6 a multiple of 3? Yes. Okay? Sir, pwede po bang 4 plus 2 na lang? Pwede. Okay? So, next, we have 37,782. Ngayon, divisible ba si 37,782? 3 plus 7 is equal to 10, plus 7 is 17, plus 8 is 25, plus 2 is 27. Now, is 27 a multiple of 3? The answer is yes. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. That's why 37,782 is divisible by 3. Okay? Next. Papaano naman kapag divisibility rules by 9? A number is divisible by 9 if the sum of the digits will add to 9 or a multiple of 9. So, ano ang difference ni 3 and 9? Si 3 and 9, sa similarities muna tayo. Sa similarities nila, you just have to add the digits. Ano ang difference? Kay 3, dapat multiple of 3. Kay 9, dapat multiple of 9. Okay? Now, ang example naman natin, we have same number. Okay? We have here the same number. Sabi natin kanina, the sum of 627, the sum of the digits of 627 is 15. Now, is 15 a multiple of 9? Hindi. Okay, so it is not divisible. Now, sa letter B naman, ang sabi natin, the sum of the digits of 3,278 is 20. Is 20 a multiple of 9? Hindi din. Okay? Next, letter C, 4,002. Is 6 a multiple of 9? No. That's why it is not divisible by 6. Ano? It is not divisible by 9. Next, 37,782. The sum of the digits is 27. That's why it is divisible by 9 because 27 is a multiple of 9. 9, 18, 27. Okay? Next, we have here 39, 81, 273, 540, 819, 66, and 1008. Okay, kids, para hindi tayo mahirapan sa pagsasagot at para hindi tayo matagalan sa ating pagsagot, ganito ang technique na gagawin natin kapag 3 and 9. Kailangan i-add na muna natin lahat ng mga digits para mamaya, i-identify na lang natin kung divisible ba siya or hindi. Kasi ang rule naman natin kay 3 and 9, dapat yung sum ng digits nila ay divisible by 3
or by 9. So ngayon, 3 plus 9 is equal to 12. 8 plus 1 is equal to 9. 2 plus 7 is 9 plus 3 is equal to 12. 5 plus 4 is equal to 9 plus 0 is 9. 8 plus 1 is 9 plus 9 is equal to 18. 6 plus 6 is equal to 12. 1 plus 0 plus 0 plus 8 is equal to 9. Now, ang natin kanina, a number is divisible by 3 if the sum of the digits is a multiple of 3. Now, is 12 a multiple of 3? Yes. Ngayon guys, para hindi kayo matagalan, marami ditong numbers na ang sum ay 12. So dahil divisible siya sa 12, lagyan na rin natin ng check itong iba. Diba? Para hindi na tayo matagalan. Sunod, 9 is a multiple of 3. That's why it is also divisible. Eh, meron pang ibang number na ang sum din ay 9. Checkan na rin natin. Hindi sayang ang oras. Si 18 is also a multiple of 3. That's why it is also divisible by 3. Now, how about divisibility rules by 9? Sabi, dapat multiple daw ni 9. 9, 18, 27, 36, and so on. Now, 12 is not a multiple. That's why it is not divisible. 39 is not divisible by 9. 81, the sum is 9. It is divisible. So, gawin ulit natin yung kanina. Dahil may 12 na tayo dito, cross out na rin natin. Cross out na natin isang 12. May mga numbers tayo dito na ang sum ay 9. That's why we have to put a check na rin. Ito namang isa. So, isa na lang agad ang natitira. Ang natitirang sum is 18. And 18 is a multiple of 9. Ganun lang kadali. Okay? Next. Punta naman tayo sa divisibility rules by 6. Ano naman yung divisibility rules by 6? Divisibility rules by 6 states that a number can be divided by 6 if the last digit is even and the sum of the digits is 3 or a multiple of 3. Sir, ano po ulit? In short, it must be divisible by 2 and 3. Dapat daw parehong divisible sa 2 and 3. Sir, paano po kapag divisible lang sa 2 pero hindi divisible sa 3? Hindi siya divisible by 6. So for example, gagawa tayo ng table. Ganito yan. For example, may given number tayo. Ayan. 2, 3, okay. For example, ito yung given number. Okay. I will just use letter N for the given number. For example, yung given number is divisible by 2 and not divisible by 3, hindi na rin siya divisible by 6. Sir, what? Sir, paano naman po kapag ang given number, for example po, ang given number naman po ay divisible sa 3 pero hindi divisible sa 2. Then, hindi rin siya divisible by 6. Dapat, divisible by both 2 and 3 para divisible siya sa 6. Ganun lang kadali. Ulitin ko, dapat parehas siyang divisible sa 2 and sa 3. Now, ano pong example? We have here 348, 2,987, 5,630, and 46,524. Guys, para mapadali ang ating pagsagot, kung ang tinatanong lang naman ni teacher ay divisible or not, ganito lang. Sabi natin, dapat daw divisible both by 2 and 3. Eh nakita ninyo, si letter B, hindi siya nag-end sa even number. Hindi siya divisible sa 2. That's why, hindi na rin kagad siya divisible by 3. Okay? Now, pasok ba itong si 348, si 5,630, 46,524? Pwede pa. Kasi, divisible siya sa 2. Okay? Pero,
lahat ba sila ay divisible din sa 3 para masabi nating itong mga numbers na to ay divisible sa 6. Now, gawa tayo ng table. Okay. Ayan. So, sabi natin dito, hindi divisible by 2, that's why hindi na siya divisible by 6. Okay, 2, 3, and 6. 348 nag-end sa 2. Si B, hindi nag-end sa even. Si C, nag-end naman siya sa 0. Si D, nag-end sa 4. That's why divisible sila sa 2. Now, let us add the digits of letter A. 3 plus 4 is equal to 7 plus 8 is 15. And 15 is divisible by 3. That's why it is divisible by 3. Dahil parehas siyang check, divisible na sa 6. Okay? Sa letter B naman, hindi na natin kailangan pang i-add si 2,987, yung mga digits niya, kasi hindi na siya divisible by 6. So, nakatipid tayo ng oras sa pagsasagot sa letter B. Next, sa letter C naman, 5 plus 6 is equal to 11 plus 3 is equal to 14. And 14 is not divisible by 3, that's why hindi na rin siya divisible by 6. Okay, next. In letter D, we have 46,524. 4 plus 6 is equal to 10. Plus 5 is 15, plus 2 is 17, plus 4 is 21. And 21 is a multiple of 3. That's why divisible na rin sa 6. So, only letter A and letter D ang divisible sa 6. Next, punta naman tayo dun sa examples. So, meron pa tayo ditong ibang examples. Now, guys, if you want to test yourself, kung kids, kung gusto nyong magsagot, pwede natin i-pause yung video for a while, tapos sagutan natin sa inyong sheet of paper, tapos kapag may sagot na kayo, pwede nyong i-play ulit yung video or continue yung video para malaman nyo kung kayo ay tama or mali sa pagsasagot. Okay, now, we have 32. 32, 21, 48, 36, 85, 18, and 65,410. Gawa ulit tayo ng table. Okay. Ayan. Para madali nating ma-identify kung divisible siya or hindi. Kasi ang sabi ni 6, o dapat parehas kayong divisible sa 2 and 3 para maging divisible kayo sa akin. Ayan. So we have 2, 3, and 6. Okay? Now, 32 divisible by 2. 21 not divisible. Hindi na rin kagad siya divisible by 6. 48 divisible by 2, 36 divisible by 2, 85 not divisible, hindi na rin siya divisible by 6. 18 divisible by 2, 65,410 divisible by 2. Now, makikita natin na we only have 1, 2, 3, 4, 5. 5 items left na hindi nasasagutan. Hindi na natin to kailangan compute yung mga mga numbers na hindi na siya divisible by 2. So, focus na tayo sa divisibility rules by 3. Si 32, 3 plus 2 is 5, not divisible by 3, hindi na divisible by 6. Sa 48, 4 plus 8 is equal to 12, divisible by 3, divisible na rin sa 6. 36, 3 plus 6 is equal to 9, divisible by 3, that's why divisible also by 6. 85, ay kanina pala yan, hindi na natin kailangan i-add kasi hindi na siya divisible by 6. 1 plus 8 is 9, divisible. Then, it is also divisible by 6. 6 plus 5 is equal to 11, plus 4 is equal to 15, plus 1 is 16, not divisible. That's why it is not divisible also by 6. Okay? Sige.
So I hope tama yung ginawa ninyo kung nag-pause kayo ng video for a while at nagsagot kayo. I hope tama yung inyong pagsasagot. Dito naman tayo. Ayan, pinagsama ko din dito yung divisibility rules by 4 and 8. So sa 4 and 8, a number is divisible by 4 if the number made by the last two digits can be divided by 4. Okay? A number daw is divisible by 4 if the last two digits can be divided by 4. Kahit napakalaking number niyan, kahit napakaraming digits niyan, you just have to look at the last two digits. Kapag divisible siya sa 4, then it is divisible. If it is not divisible by 4, or not a multiple of 4, it is not divisible by 4. Okay? Halimbawa, so here we have 3,466. The last two digits is 66. Now, 66 is not divisible by 4. Bakit? Because 66 is not a multiple of 4. When you do the skip counting, you have 60, 64, 68. The reason why, hindi siya divisible by 4. Okay? So, it is not divisible by 4. Next, we have 88. 88, if you want to do it in a scratch paper or in a sheet of paper, 88 divided by 4. Now, we have 2, and that is 8. Subtract, it will become 0, and then bring down number 8. And then, we have 4 divided by 8 is equal to 2. Then, we don't have a remainder. That's why it is divisible by 4. Okay? Next, how about 39,804? The last digits, or the last two digits, ay 0, 4. 4 is a multiple of 4. That's why it is divisible. Okay? In letter D, we have 84. Kahit malaking number pa yan, huwag nyo nang pansinin yung mga nasa unahang digits. Kailangan nyo lang tingnan yung last two digits. Ang last two digits ay 84. Okay? Now, it is divisible by 4. Because 8, when you divide 84 by 4, so 8 divided by 4 is 2, and then 8 times 2 is 0, 2 times 4 is 8, 8 minus 8 is 0. Now, bring down 4. How many 4 do we have in 4? We have 1. So, 1 times 4 is equal to 4. Then, the remainder is 0. Okay? Guys, meron pa tayong additional na information in divisibility rules by 4. Maliban dun sa last 2 digits na dapat ay divisible by 4, if the last 2 digits is both 0, okay, kapag yung last 2 digit na niya ay parehas na 0, it is a multiple or it is divisible by 4 also. Halimbawa, 100, 200, 300, 400, 50,000, basta lahat ng numbers na ang last 2 digit niya ay parehas 0, it is also divisible by 4. Next, how about in 8? A number is divisible by 8 if the number made by the last 3 digits, okay, dito naman, last 3 digits will be divisible by 8. Okay, so tingnan natin yung example. We have 466. Okay, so you have to divide 3,466. So, we have 466 divided by 8. How many 8 do we have in 4? Wala. That's why we have to proceed to the next number. How many 8 do we have in 46? We have 5. So, 8 times 5 is 40. 46 minus 40 is 6. Bring down 6. So, how many 8 do we have in 66? We have 8. 8 times 8 is 64. Now, 66 minus 64 is 2. We have a remainder of 2. That's why it is not divisible by 8.
How about 288 in 1,288? Let us divide 288. Divide natin siya. How many 8 do we have in 2? Wala. Proceed to the next number. How many 8 do we have in 28? We have 3. 3 times 8 is equal to 24. So let us subtract. We have 4. When you subtract 28, I mean, cut yon. When you subtract 24 from 28, the difference is 4. Bring down 8. How many 8 in 48? We have 6. 8 times 6 is 48. We don't have a remainder. That's why it is divisible by 8. Okay? Now, how about si 804? Madali lang i-identify, kids. 804 divided by 8. Alam natin that 100 times 8 is equal to 800. That's why we have a remainder of 4. So it is not divisible by 8. How about 684? So you can pause the video and then pwede nyo ulit sagutan in a scratch paper. Tapos ituloy nyo na lang ng pag-play para ma-check ninyo kung tama yung inyong ginawa. So but for the continuation, let us divide 684 by 8. Okay? Now, how many 8 do we have in 6? Wala. That's why we have to proceed to the next digit. 68. How many 8 do we have in 68? We have 8. 8 times 8 is 64. So we have 68 minus 64. The answer is, the difference is 4. And then bring down 4. How many 8 do we have in 44? We have 5. And then 8 times 5 is 40. When you subtract, we have a remainder of 4. The reason why 64,684 is not divisible by 8. Okay? Okay ba tayo? Now, sir, ano po ba yung purpose ng divisibility rules? Guys, instead na malaking number yung i-divide ninyo, pinapabilis niya. Okay? Pinapabilis niya yung pag-identify kung siya ba ay divisible or not. Halimbawa, itong 1,288, when you try to divide 1,288 by 8, ang remainder niyan ay 0. That's why, hindi nyo na kailangan isolve yung mga lalaking number. Sir, isang digit lang naman po ang nabawas namin dito. This is just my example. Paano kung ang pinapa-identify ni teacher ay 6-digit number, 7-digit number? So, it will, makakatulong yan sa inyo para mas mapabilis yung pag-identify ninyo kung divisible or not. Okay, next. Review na lang tayo sa divisibility rules. A number is divisible by 2 if the last digit is an even number, like 0, 2, 4, 6, or 8. A number is divisible by 3 if all the digits will add to a multiple of 3. A number is divisible by 4 if the number made by the last two digits can be divided by 4 or nag-end siya sa dalawang 0. Okay? A number is divisible by 5 if the last digit will be 5 or 0. A number is divisible by 6 if it is both divisible by 2 and 3. A number is divisible by 8 if the number made by the last 3 digits is divisible by 8 or nag-end siya sa tatlong 0. Katulad ni 4, pero kay 4, dalawang zeros lang. Okay? A number is divisible by 9 if the sum of the digits will be 9 or a multiple of 9. And a number is divisible by 10 if the number ends with 0. So dito, sa maaaring napansin ninyo kanina na bakit walang divisibility rules by 7? There is no easy test for 7. Although, some methods have been invented, however, it is easier to simply do the regular division.
to learn how to do the divisibility rules by 7, 11, and 12, I will upload another video for the three numbers, 7, 11, and 12. Okay? Next, why can't you divide by 0? Bakit daw hindi tayo pwedeng mag-divide by 0? When you divide a number by 0, when you try a number that is divided by 0 is undefined. So, hindi pwedeng maging divisor si 0. Yan. Maraming salamat sa panonood sa aking channel. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito. At kung nais nyo pang matuto ng mga iba't ibang math lessons at history lessons, mag-subscribe lamang po sa aking channel. Salamat!